Nagkatayot naman yung experience mo, dahil kasi noon, nung elementary ako, mm-mm, akala ko kami na yung pinakamahirap. Pero buti, buti pala ako, dahil mm-mm, naka-experience pa ako ng scouting, mm-mm, nakasali pa ako ng mga patimpalak sa paaralan, mga sayawan sa paaralan, na naka-uniform. Akala ko naman talaga kami na yung pinakamahirap. But after I listened to you, doon ko na-realize na meron pala talagang ibang estudyante pa out there na mas grabe yung pinagdaanan. Lalong-lalo na sa sitwasyon mo. Bata ka, grade 5, di ba? Dalagita ka na niyan. Siyempre, nagsisimula ka na niyang, ano, meron ka na mga gusto, nagsisimula ka na kasi dalagita ka na eh. Tapos, ganun ang mangyayari sa'yo. Naiwan ka sa room, pinabantay. Mm-mm. Ang sakit kaya na. Nanood ka yung mga kaklase mo sa labas. Mm-mm. Ay, ginoo. Eh. Kaya bang, imunahuna nga, unsa ka kanindot din ha, ano? Yes, sir. Ang hirap. So, from elementary, yun yung mga masasakit na memories na hindi mo talaga nakakalimutan. Mm-mm. Siguro, mas grabe pa sa high school. Yes. Dahil walang high school dito sa ating barangay. Yes, yes sir. Oh, dito nga sa ating barangay, naghirap ka na mm-mm, nilalakad lang yung school. Mm-mm. Paano na sa high school na kailangan mo pang mag-travel every day? Nung high school naman, sir, swerte lang talaga ako kasi may kuya akong gahabal-habal, sir, yung nagpapasahero ng motor. So, pagpunta ng school, okay na. Kaso nga lang yung baon na naman, sir. Kasi sabi ko nga, habang tumatagal, nagkahirap kami. Ang problema ko talaga sa, when it comes sa baon, pag walang ulam, what if wala naman akong, wala akong pera, na walang pambaon ba? So, hindi talaga ako makakabili ng ulam. Ang ginagawa ko, hindi na lang talaga ako nagbabaon. Hindi na lang ako nagbabaon. So, wala akong lunch. Wala akong lunch, sir. Nakataya ako. Sa tagal ng panahon, hindi naman katagal yung hindi ka nagla-lunch? Mga siguro may mga, hindi naman every day, mga twice a week na yun yung ano ko na hindi ako nagla-lunch. Kasi wala. Kapag walang ulam, tapos wala din akong baon na extra na pambili ko ng ulam. Kasi nga sir, yung high school is nasa kabilang barangay. Mm-hmm. So now, di ba, sinusundo ako ng kuya ko sa pagpuntang school. Ang nangyayari naman, pag hapon na uwian, syempre may mga ibang estudyanteng pasahero, so hindi ako priority. So ang ginagawa ko is naglalakad ako pa uwi. Kasama naman yung mga friends ko, nakikihits kami ng mga dump truck, ng mga half car para makasakay kami, para makatipid. Yun yung ginawa ko para makatipid tapos makalibre din ng pamasahe. And then naalala ko pa, kasi nga pag high school ka na, medyo magasto na, sir, eh. Pag habang tumatagal, medyo magasto na talaga. Every weekend, pumupunta ako sa tita ko. Parang nagpapamaid ka, sir, ba? Mm-mm. Para pag uwi mo, may ipabaon ka. Pero, ano sa'yo lahat? Bantay bata, lamba, linis ng bahay. Lahat, kinaya mo yun? Kinaya ko yun, sir. May time pa nga, sir, mag-absent ako, sir. Sa school. Para lamang pabigyan niya talaga ako ng, pag-uwi ko, pabigyan niya ako ng pera. Sinong kinausap ka niya? O ikaw yung nagpresenta ng iyong sarili? Ikaw yung nagtanong kung kailangan ba niya ng katulong? Kasi yung auntie ko, pumupunta siya sa bahay. Sabi niya, ano, gusto mo sumama? Medyo maano din kasi yun, mapagbigay din yun when it comes sa mga damit, pera. Binibigyan talaga ako noon. So, sumasama talaga ako pag pumupunta siya ng bahay. Sumasama ako sa kanya pag uwi sa kanila. Kasi alam kong may mabibit-bit ako pag uwi. Pang baon. Kasi ang hirap pag high school ka. Hirap talaga pag high school dahil marami ng gastusin, maraming activities, maraming kailangan na bilhin ng mga projects, mga proyekto sa school. Mm-mm. So, hindi pa sariling sikap. Yes, sir. Yes, sir. Yung mga extra ano. Tapos, hindi ko rin na-experience yung mag-join ng mga entrams, mga kung ano yung mga activities sa school. Unless lang kung parade, mga ganda kasi nag-uniform lang naman. Pero pag may mga, same pa rin, kung may mga ano na ipapatahi na ng mga uniform, hindi din ako sumasali. Tapos nung nag-fourth year ako, yun yung
third year, kasi may mga banda yung mga majorette na ganyan-ganyan. Gusto ko sumali, sir. Kasi yung teacher ko, si Sir Mamertz, sali ka, 1,000 lang yung uniform, ganyan-ganyan. Nung 1,000 noon, Diyos ko, ay, Diyos ko, parang 1,000,000. 1,000,000 na. Ang hirap ang na kitain yung 1,000. So, wala akong pang ano ng uniform. Hindi ka nakasali. Oh, nagpa-practice ba ako, sir? Pero hindi rin pala nakasali kasi walang uniform. Ay, sakit. Hindi ko yan naranasan, sir. Hindi ko yan naranasan. Nakita kita noon, nung kabataan mo, talagang maganda ka, maputi. Pag tiningnan ka, sa mga taong hindi ka kilala, isipin talaga na hindi ka naghihirap. Dahil hindi nakikita sa iyo. Mm. Dahil maputi ka, maganda. Tingin ko nga sa iyo noon, hindi ka naghihirap talaga. Kasi sa itsura mo, parang ano, thank you to the father. Yes, sir. Malaking bagay din yun, sir. Malaking bagay. So, high school ka, mahirap pa rin. Mahirap pa rin, sir. So, buti at hindi ka sumuko. Kasi yung iba, humihinto sa pag-aaral. Yes, sir. Yung kapatid ko, huminto siya. Huminto talaga siya? Huminto siya, sir. Kaso nga lang, may pagka-competitive ako eh. Mm-mm-mm. Nasa isip ko, pag mag-stop ako na pag-aaral, yung classmate ko, grade 6 na, tapos ako. Mm-mm-mm. So, kaya nagpatuloy talaga ako, sir. Kahit na mahirap. Kahit na mahirap yung buhay. Mm-mm. So, no? This is a call sa mga estudyante dyan. Pagbutihin natin ang ating pag-aaral, lalong-lalo na kapag merong kapasidad ang mga magulang natin na pag-aralin tayo. Dahil hindi nyo alam, merong maraming bata dyan na gusto sanang mag-aral, pero hindi nakakapag-aral dahil walang choice kundi magtrabaho. Yes. You take it from her. Yes. So, dapat pagbutihin nyo ang inyong pag-aaral. So, college na. Mm-mm. Sigurado akong mas humirap ang buhay. Sobra, kasi ang college, mahirap dahil walang college dito sa atin. Mm-mm. So, kailangan mo pa talagang lumayo kung gusto mong mag-college. Yes. Saan ka nag-college? Sir, nung nag-graduate ako ng high school, yung tito ko na nakapangasawa ng taga Iloilo, kinuha ako. So, yung asawa niya, manager ng Jollibee. So, ngayon, first sem, pinaaral nila ako. Kaso parang nagkagipit sila, sir. First sem lang ako, sir. Tapos nag-stop. Sa Iloilo yan, sir. Iloilo. Nag-stop ako ng first sem. Natapos ko yung first sem, pero nag-stop ako. Hindi ko na sa second sem. Tapos, pinatrabaho nila ako. Good thing lang, sir, kasi hindi sila lang hihingi ng pera or hindi nila kinukuha yung pera na sweldo ko. Nagtrabaho ako, sir, sa Jollibee. Nagtrabaho muna. Pinatrabaho ako nila sa Jollibee. So, nakapasok naman ako. Contractual ako noon, 6 months. So, yung pera ko na sahod, inipon ko yun, sir, para sa next na pasukan, makapasok ako. The good thing lang, sir, kasi nakapasa ako sa scholar ng Jollibee. Hindi kailangan na matalino ka, sir, kasi ako, hindi talaga ako, guys, matalino. Like, tama lang. Nakakabasa, nakakasulat, nakakakompute. Hindi talaga ako, when it comes sa academic, sir, sabi ko sarili ko, wala talaga ako dyan. Like, hindi talaga ako matalino. Ganun kakatalino. Compare sa ibang mga classmate ko, tama lang. So now, sabi ko sa sarili ko, kasi, ang nangyari kasi, sir, pagaling ko dito sa Leyte, ang hirap sa Leyte, parang, di ba pag graduate mo ng high school, parang, yes, parang, eto na to, magka-college na ako, magtatapos ako ng college, ako na yung mag-solve na kahirapan pag matapos ako ng college. Sabi ko sa family ko dito sa Leyte, magtatapos ako ng pag-aaral kahit anong mangyari. Kasi akala ko, pagtapos mo ng college, yaman ka na or okay na. So, nagtrabaho ako 6 months sa Jollibee as contractual. Inipon ko yung pera ko. Tapos, ang nangyari, nag-apply ako ng scholar sa Jollibee, nakapasa ako. Pero hindi kailangan na matalino ka. Basta wala ka lang bagsak. Tapos, hindi naman scholar na free talaga kasi pagtatrabahuan mo yung ibibigay ni Jollibee sa school. So it means natapos ako ng college na nag-aaral at the same time nagtatrabaho sa Jollibee. Yes, sir. Natapos ko talaga yun, sir. Tinapos ko like for 3 years. 3.5 years. Yun yung routine ko, sir. Na, pumapasok ka. Yes. Sa daytime, pumapasok ka sa school. Yes, sir. Nighttime. Umaga. Jollibee. Yes, sir. Meron ka pang pahinga. 4 hours sleep.
for our sleep. Sa college, sir, 5 years and a half. Para ako engineering, di ba? Business ad yung course ko, sir, pero nag 5 years and a half. Kasi irregular ako, sir. Hindi ko kaya yung ibagsak lahat kasi wala na akong time mag-aral, magtrabaho. Hindi yung full talaga yung ano, lahat ng subjects kinukuha mo. Yes. So, meron lang subjects na kinukuha mo. Yung kaya mo lang. Yes, yes, sir. Kasi, yun yung pumasok sa isipan ko, paano na yung pahinga? Dahil, hirap. Dahil ang salibi, pangmasa yan. Yes, at malakas yan. Maraming tao. Hindi yan nauubusan. Yes. Kaya inabot ka ng 5 years. Kaya inabot ako ng 5 years and a half sa college. Kasi irregular ako. Tinapos ko talaga lahat. Kasi sabi ko, hindi ako uuwi ng late hanggang hindi ako makapagtapos ng pag-aaral. Kasi ang mindset ko, sir, di ba yung mga parents natin before sinasabi nila, maglinis ka ng maayos, dapat maganda yung paglinis mo ng bahay kasi pag magpamaid ka, nako, hindi ka paano ng amo mo pag hindi ka marunong maglinis. Sabi ko sa isip ko, hala, hindi ako magmimaid pag laki ko. Sabi ko, lalo na nung andun ako sa auntie ko, sabi ko talaga sarili ko, magtatapos ako ng pag-aaral kasi ayoko nang ganito lang ako at the end of the day. Eh, nagtapos talaga ako, sir, ng pag-aaral. Iginapang mo talaga, kahit mahirap talaga, yung sitwasyon, kahit pagod na yung katawan mo, iginapang mo talaga. Ginapang ko talaga yung college ko, sir. Yes, kasi sa atin dito sa probinsya, katulad mo, yan yung sinasabi ng parents ko, na pagbutihin mo sa pag-aaral dahil ito lang ay yung magiging susi para maiahon mo kami sa kahirapan. Ganon yun. Yes, sir. Yes, sir. Yan yun. Dito sa probinsya, yan yung pananaw natin. Yes. Ang pagtatapos talaga ng kolehiyo, ang magiging sandata natin para malabanan ang kahirapan. Yes. Para makaalis sa kahirapan. Kaya yun yung naging, naging motivation ko, sir. Motivation mo talaga. Yes, sir. Like, hindi talaga ako uwi ng late hanggang hindi ako makapag-